yun no, dumating na yung order nating rims, oh. 27.5 na rims. 32 ang lapad, 32 holes. Subukan natin siya ikabit dito sa in-order natin before na speed 1 na hubs. Speed 1, torpedo, 32 holes, 8 pouls. Okay, let's go. Ito yung gamit. Yan yung hubs. Ito. Spoke wrench. Medyo dahil nagtitipid tayo. Budget na spokes muna. Gamitin natin siya for MTB use, kailangan matibay. So ang gagawin nating pattern, 3 cross. Yan, 3 cross ganyan. Ito yung pinaka spoke niya, yung una. So dadaan siya sa 1, 2, 3. 3 spokes. Ang reason kung bakit siya tinawag na 3 cross, kasi yung ang spoke na to, dito sa outies, magko-cross siya doon sa spokes in the opposite direction, o yung mga inis. Ito, outies, inis. So dahil 3 cross siya, so kung ito yung ating spoke in reference, no, ito, yan, magko-cross siya sa tatlong inis. So ito yung unang pinaka parang saan siya nagmula, magko-cross siya sa tatlo. So ibig sabihin, ito yung una, 1, yan, ito. Nag-cross siya sa pangalawa, ito siya, nag-cross ulit siya sa pangalawa, ito, 2. So yun, 2. Tapos nag-cross ulit siya, ito, nag-cross ulit siya dito sa 3, which is ayun, 3. So 1, 2, 3. So kaya 3 cross. Nag-cross siya sa tatlong spokes. Itong spoke na to, nag-cross siya sa tatlo. So 1, 2, and ito yung 3. At tinawag din pala nga pala to na over, over, under. Ito, under. So over siya, over dito, over doon, dito, nasa ilalim. 3 cross pattern. Ngayon na natin gawin ang likuran. Para marinig natin to. Itong gagamitin nating hubs ang most common sa market. 32 holes, 16, 16, 32. At sa ganyang klaseng flange, oh, ito yung flange na tinatawag. Ang ginagamit nyo na spokes ay yung J-spokes, ganyan. Naka-hook. Okay, diba ang sabi natin kanina, ang gagawin natin dito ay 3 cross pattern sa lacing. So, at itong hubs na gamit natin ay 32 holes. So, magkakaroon tayo ngayon ng 8 outies. Dito, 8 outies. 8 inis. Tapos, 8 inis sa drive side. At 8 outies sa drive side. Ang tinatawag na outies ay yung spokes na sinaksak sa loob. Yan. Tapos yun, nasa labas. Yan ang outies. At ang inis naman ay yung mga spokes na sinaksak sa loob, sa labas. Sinaksak sa labas. At nandun sa loob. So, yan ang inis. Ito naman ang outies. At para madalian tayo paano mag-lace up ng wheel set, ang uunahin natin muna, inis muna. Inis dito at yung inis din dito. Yung outies, eh, hindi sasagabal kapag ka minanuber natin, ginalaw-galaw natin, hindi siya sasagabal itong inis. Doon, hindi siya mag-i-interfere. Kasi pag ang inuna natin outies, pag i-maneuver na ngayon natin sa loob ng ano ng rim itong inis, mahihirapan tayo kasi tatama siya. At kung sakasakali naman ang gagawin natin yung technique na isa munang side ang gagawin natin, inis out, outies inis muna sa isang side. Pagdating natin doon sa part na kinakabit na natin yung outies nito dito sa kabilang side, yung outies dito, mahihirapan na tayong pag-abutin yung dulo nito doon sa butas ng rim kasi may tension ng ginagawa ito. Sa ngayon pa lang makikita nyo, may tension na halos ay magdikit. So parang pag naikabit mo na tong isang side na to, mahihirapan ka nang maikabit dito, pahirapan na. So the best way nyan, unahin natin yung mga
inis. Yan, inis muna. Nain natin yung mga inis. So pag naikabit na natin yung mga inis, tsaka natin kakabit ngayon yung outies. Okay, so with that, ang gagawin natin ngayon muna ay isang side lang muna. Isang flange lang muna ang gagawin natin. Ang uunahin natin dyan sa flange na yan ay yung inis ng drive side. Oo nga pala, no? Isa pang magandang i-observe kapag nagle-lace na tayo ng wheel set, no? Eh, mapapansin nyo, no? Ang usually, ang hubs may tatak. So, in this case, itong hubs na to, dalawa ang tatak niyan, kabilaan. Yung isa, yung speed hub hubs, speed one hubs, at yung isa naman nakalagay torpedo. So, ang maganda niyan, kapag nag-lace na tayo, eh, yung butas ng rim o yung butas ng nilalagyan ng pito o ng bulb stem, pag sinilip mo, yan, take away that. Yan, yung butas ng bulb stem, to. Pag sinilip mo sa kabila, dito sa ilalim, dito, sinilip mo ganyan. Sa position na yan. Para maganda ang pagkakalace natin, ang makikita mo, yung logo, naka-align yung logo doon sa mismo butas para maganda. Okay. So, dahil 3 cross nga ito, 3 cross pattern, para ma-align yun, ganito gagawin. Okay. Unang-una, pili ka ng logo na gusto mong makita na naka-align doon sa butas. So, ito, piliin natin itong torpedo. So, pag nilagyan natin ng spokes na ganyan, ano ba ang makikita natin parang a-align doon? So, ayun. Umalign siya dito, sa drive side. So, yan. Butas na yan. Yan ang sentro-sentro eh. Yan. So, dahil 3 cross nga ito, bibilang tayo ng tatlong butas. Yan o. Yan yung sentro, bibilang tayo ng tatlong butas pakabila. So, 1. So, 1. 2. 3. Yan ngayon ang magiging nating point of reference. Para doon, itong point of reference na itong spokes na to ang ikakabit natin doon sa tabi ng butas ng rim o sa butas ng bulb. Then, lagyan na natin yung iba pang inis. So, salit lang, salit-salit. So, iwas ka ng isang butas, lagay. Ganyan lang. Iwas ulit, isang butas, lagay. Yan, ikot lang. Okay, last one. Okay, so nalagyan na natin lahat. Ito yung reference spoke natin para sa logo na to. Ito ang lalagay nating spokes katabi nung butas sa rim, which is yung butas para sa bulb stem. Okay, so hawak-hawak natin ngayon yung reference spoke natin with respect doon sa gusto nating makita ng logo. Ilalagay natin ito ngayon doon sa butas na malapit sa lagayan ng
pito. So, ganyan. Butas ng pito. Yung butas para sa spook. Lagay natin yun dyan. Tapos, lagay natin ng nipple. Tapos, next. Palayo. Butas. So, butas ng pito. Butas ng pito. Ito yung nilagyan natin, yung reference na spoke. So, bilang tayo ng apat na butas. So, 1, 2, 3, 4. Yan ang lalagyan natin ng susunod na spoke. Yung susunod na spoke, lagyan natin doon. Okay, next spoke. Next spoke. Okay, bilang tayo ng apat. 1, 2, 3, 4. Next spoke. Next spoke. Bilang tayo ng apat. 1, 2, 3, 4. Okay, next spoke. Bilang tayo apat. 1, 2, 3, 4. Okay, next spoke. Bilang tayo apat. 1, 2, 3, 4. Tapos, next spoke. Bilang tayo apat. 1, 2, 3, 4. Okay. Yung huling-huling spoke. Bilang tayo apat. 1, 2, 3, 4. So, ganyan ang maging itsura. Okay. Pakita natin yung ganda. Yan, maging itsura niyan. Yan. Next na gagawin natin dyan, yung inis ng kabila ng 9 drive side. Para malaman natin kung anong butas dyan natin susimulan. Diba, ang ating reference eh ito. Yun yung reference eh. Reference spoke natin. Bakit reference spoke yan? Kasi yun yung katabi ng pito. Okay. So, kukuha tayo ngayon ng butas doon sa kabila na kapag nilagyan mo ng kadiretso niyan, yung next na butas, yan, nilagyan mo ng diretso na ganyan. Yung next na butas, yan, diretso. Yung next na butas, doon, papunta ron. Kasi, yung butas nito, ng pito, papunta ron yung unang spoke. So, dapat, yung reference ng kabila na yon, papunta rin doon sa kabila, doon. Ito, ito yung reference spoke natin. Susunod na butas ay yun. Ito. Lagyan natin. Lagyan natin ng inis. Yan. Ganyan lang. So, lagyan natin lahat. Every other ulit.
huli. So, nalagyan natin yung inis nito. Itong side na to. Nalagyan na natin siya ng inis. So, lalagyan na ngayon natin siya sa kabit na natin yung spokes sa rim. So, hanapin ulit natin yung reference natin. Nasaan ang reference natin? Yung may butas. Ayan yung may butas eh. So, kung yan yung butas, ito yung reference spoke natin. Ang katapat niya ay ito. So, kakabit natin siya yung sa butas ng rim ng next to that. Ayan. Okay. Sunod-sunod lang din yan. So, yung next spoke, doon sa katabing spoke niya, katabi. Spoke nung nauna doon sa drive side. Okay. So, yung susunod, doon sa katabi ulit. Okay. Yung kasunod doon sa katabi uli. Ayan. Okay, yung kasunod. Kasunod niya doon sa katabi uli. Sunod doon sa katabi. Okay. Sunod doon sa katabi. Last yung sa kasunod, last na to doon sa katabi, katabi butas. Okay. So ngayon magkakaroon tayo ng ganyan na itsura. Okay. Oo, wala pa siyang masyadong forma, pero ganyan kasi dapat ang kalabasan. Makikita nyo, umiikot pa yan eh. Ayan, umiikot. Ayan. Okay. Kasi yung butas, ayan, makikita nyo, ayun yung butas eh. Butas nung sa pito. Kasi pag ang may ayan yung butas ng pito. So, ang tamang direksyon kasi niyan, no, dapat pa ganito. Ayan. Kasi pag naglagay tayo ng pito diyan, hindi siya asiwa. Tama-tama lang yung pagkaano nandoon sa buka. Okay, teka. Pakita ko. Okay, yan yung example na pinakita ko sa inyo kanina, yung 3 cross na pattern, no? Yan, 3 cross na pattern. Kung mapapansin niyo, yung pinakapito, yan oh. Pinakapito. Nandoon siya sa pinakamaluwag na portion o pinakamaluwag na portion ng mga spokes. Hindi siya nandito. Wala siya rin dito. Wala rin siya rito. Pero pwede siya sa ganitong posisyon. Kasi, yung posisyon na yan, eh, same lang din ito. Pero pag dito mo na ilagay yan, no, hindi natin sinunod yung ganong
pagpo-point of preference ng mga spokes at basta nilace lang natin siya. May baka mangyari yung butas mapunta rito or dito. Pag dito napunta yan, asiwa pag naghangin ka, naglagay ka ng pump diyan, tatama kasi nandito halos 'to eh. So, tatama rito. Pag dito naman, asiwa, masikip, no? So, mas maganda kung nandito. Kaya nga sinunod natin yung technique na ganun o yung procedure na yun para yung butas ng pito mapunta dito sa space na to. Okay, so tuloy na natin, no? So, yun ang rason kung bakit ginagawa natin itong pauna-una, as in inis muna, outis, inis-inis, outis-outis. At tapos meron pa tayong binibilang from butas noong pito para maglagay ng individual spokes. Kasi nga, for that reason, para doon sa mismo pito, malagay siya rin sa pinakamaluwang na portion pag natapos na yung spokes. Okay? Dahil ito yung butas ng pito natin, tapos ito yung reference spoke natin. Ang gagawin natin dyan, no, dahil gumagalaw-galaw pa yan eh. Yan. Ang tama dyan is to yan, sa ganyang rotation, no? Sa ganyang pagkaka-position. Okay? So, ngayon, ang nailagay na natin yung inis, lalagay na ngayon natin yung outis. So, unahin natin yung drive side. Ha? So, lagay lang tayo ng spokes dito. So, susot lang tayo ng spokes. Okay, susot lang tayo. At magiging outis yan. Lusot lang tayo. Walo uli. Alternate. Dahil wala naman. Yun ang natitira na lang ng butas. So, lagay lang tayo ng spokes. Last one. Okay. So, balikad natin. Okay, so nakabit na natin yung outis. So, ang gagawin ngayon natin, bibilang tayo ng tatlo. Dahil 3 cross to, no? So, kung ito yung kakabit natin na spoke, no? Bilang tayo ng tatlong i-over niya. So, 1, 2, 3. So, ito yun, over, under. So, under natin siya dito. Ayan. Tapos, kabit natin siya sa next na butas na pag-aanoan. Next. Narayos. Next na spoke. No? So, over, under. Ito, under nito. So, natin siya. Be careful. Huwag ma-scratch ang rim. So, saksak natin ito sa butas. Make spoke. Okay. Over, under. Huwag ma-scratch ang rim natin. Sayang, bago. Next.
Next po, so over, over, under. Over, over, under. Nagiging mahirap nang maglagay ng ano, halos din na umabot yung spoke. So, ito ulit. Over, 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 under. Last two, over, over, under. Ayan, halos ayaw na siyang, ayaw na siyang lumabas. Last poke. So, over, over, under. Ayan. Okay. Okay, so yan yung itsura kapag nakabit na natin yung inis nitong drive side, yung inis nung non-drive, katapos yung outis ng drive side. Kulang na lang tayo ng outis nung non-drive. Yan, outis nung non-drive. So ngayon, lagyan na ngayon natin siya ng spokes, cardons outis. So, sulot lang. Yan. Ikot lang. Last two. Okay. So, outis. So, katulad ng iba, anong katulad ng ginawa natin kanina, doon sa outis, doon sa drive side, bibilang tayo ng, teka, ayusin muna natin, nahuhulog eh. So, munti ka mahulog. Yan. Yan. Okay. So, outis. So, dahil 3 cross. So, unay na to. So, 3 cross. So, 1. So, 1, 2, 3. So, over, over, under. Ay, hindi, mali, mali. Ito pala. Yan. So, ito yung ating kakabit na spoke. Pili tayo. Ito yung kakabit nating spoke. So, 3 cross. So, 1, 2, 3. So, over, 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 under.
Yan, sunod-sunod lang yan. So, next poke, no? Over, over, under. So, pala huwag kayong matakot na magpaluktot ng spoke. Kasi mamaya naman tetension yan eh. Diretso yan. So, huwag nyo lang babaliin. Ah, medyo masikip na. Hindi na halos umaabot. Yan yung sinasabi kong magiging problema kapag isang side lang muna ang ginawa natin. Yung outis and inis ng isang side, tapos bago yung isang outis and inis nung kabilang side. Kasi lalaban yung tension eh. Yan. Tapos next. Next poke. So, over, over. Over, over, under. Hindi ko na makita. Next, over, 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 under. Next. Huh? Over, over, under. Okay. Yo. Medyo sumisikip na. Hirap ng i-maneuver. So, over, over. Ay, mali. Ito pala. Ito pala next. So, over, over, under. Okay, next, over, over, under. Paulit-ulit lang naman yan. Okay, at last, huli. Okay, dahil huli na siya. So, over, over, under. Makalimutan pa yung under. Hindi siya 3 cross. Yun. Wala. Yun. Okay. End result ay ganyan ang itsura. Oh, so mukha na siyang
wheel set. Pero wiggly pa siya. Okay? So ganyan maging itsura dapat kapag after nating mailagay lahat ng rayos. At to check kung tama nga yung pagkakalagay natin ng rayos, checkin natin yung sinasabi natin kanina ng mga reference. So ano yung mga reference? Yung butas ng para sa pito, di ba? Dapat nakatapat sa yan yung butas ng pito. Sana ba? Ay, yung butas ng pito dapat nakatapat doon sa logo. Tama. Ayos. At yung pinakabutas ng pito na yan, yan, nandun din sa, yan, nandun din sa pinakamaluwag na portion, no, ng mga rayos. So, ibig sabihin, tama ang pagkakarayos natin. So, ang susunod nating gagawin na ngayon dito, lagyan na natin to ng tension, ito mga rayos, at isesentro na natin. Okay? Oo nga pala. Ito ang best opportunity na kapag na-rise na natin ganyan yan, kahit na medyo maluwag pa, no, yan ang best opportunity na mag-sound check tayo kung hindi pa natin na didinig ang tunog ng hubs na yan. So, sound check tayo. Speed 1, torpedo, 8 holes. Oh, may konting lagitik. Malawag pa kasi. Okay. Ayos. Okay. At yung pag-tension nito at pag-sisentro nito ay gagawin natin on a separate video. Kasi medyo mahaba na yung nakonsumo natin dito sa process ng proper lacing dito sa ating wheel set. Which is, ang ginawa natin ay 3-cross pattern. Isa sa pinaka matibay o isa sa pinaka strongest na lacing pattern pagdating sa MTB. Okay? Yun lang po. See you on the next video kung paano natin to lalagyan ng tension and kung paano natin isentro. No? Yun lang po. Marami pong salamat at hanggang sa muli.